Hi guys, Jebet here. Welcome back to my channel. So today, mga besh, we're here at Tondol Beach and Daso. So before we continue to the video, I want to give a shout out to Bobby Jones. So shout out sa'yo, Bobby Jones. I hope everything is doing well. So I hope we could meet each other soon. Charot. So yan, let's proceed to the video. Alam niyo, para sa akin mga besh, ito yung Boracay of the North. Kasi sobrang linaw ng dagat. Though hindi pa ako nakakapunta ng Boracay mga besh. So, parang katapat ko ng pagudbud kasi dulo-dulo na siya ng Pangasinan. So, samahan niyo kami mga besh as we go through this adventure. So, kailangan pa natin maglakad talaga mga besh kasi tignan nyo, sobrang baba na ng tubig. Sobrang baba ng tubig mga besh. And also, they have sandbar here. Kagaya, saan ba yung may sandbar? Di ba may mga place mga besh na may sandbar sila? So, ganun din dito. And may dala kaming mga plastic kasi pwedeng magkumukusay picking. Anong Tagalog ng kumukusay, ma? Shell na lang. Oh, shell. Basta mga shell. Pwede kayong makuha ng shell dito, mga fish. Pero huwag naman masyado. Okay. Ma! Video to. Ng tubig pa nila. Sobrang babaw niya mga besh, as in kailangan mo pa talaga maglakad. And they have sandbar. Ate! So, must come here mga mas basic. So, they have starfish also. Ang linaw mga besh, sobrang linaw. Feeling first time na mga besh, pero ang ganda talaga, kaya nga binabalik-balikan natin. And siya! Wait, may naka to! Mapicturean kita dyan, maganda. Kumusta ka naman, Linda? Tuloy ang kaso. Wow! Ganito yung inupulot namin mga besh kasi dito sa amin pwede namin itong ulam. Libre ulam. Ba't nagbagan sa dami yun? Buhay pa kasi yan, tignan nyo may starfish siya mga besh. Buhay siya. So wala masyadong tao dito kasi sobrang layo na ito sa kabihasunan. Kaya hindi pa siya gaano pinupuntahan ng maraming tao. Tsaka siguro kasi hindi rin naman summer. Pero maganda dito. Malinaw yung tubig. Kaya nga, tignan nyo mga besha.
ganyan kalinaw, besh, and we're picking up shells like this, you know. Ito, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero yung ano siya, ibig sabihin may laman siya sa loob. Ilang peraso yan? Ay, dito ka, dito kasi, dito sa kamila. Tara, yung sinasabi ng kanya. Malaglag yan. Wow, ang laki. Nee, laki oh. Diyan nyo lang din po nakuha yan. Sa gitna. Malayo. Ay, malayo. Sabi, laki. Sa bata yan. Ay, sa akin. Ang laki. So, kita nyo naman mga besh, meron pa sila dito yung lobster at saka malalaki yung mga crab nila. It's a sign na super ganda talaga ng place na healthy pa yung, wow, healthy. Basta yun, di ba? Parang yung karagatan nila dito eh, hindi pa siya ganun na napupulyot. Kasi, ang laki ng lobster mga besh, ang laki. Tapos, yung mga ano nila, crab nila matataba din. So, it's a sign, it's a proof na alagang-alaga pa yung karagatan. Hindi pa siya napo-poison ng kung ano man. Wow! Grabe mga besh, ang dami ng starfish dito. Kitang-kita nyo, ewan ko, wait lang. Kitang-kita nyo siya, wait. Sila. Ayun sila mga besh. Hindi naman pwedeng kunin natin ito lahat, diba? Ayun o, starfish. Tapos meron din dito. Ito siya, buhay pa siya besh, yun. Hello! Sobrang linaw mga besh. Ayun pa ulit oh. See. Ta-da! Tapos ito besh yung sandbar na sinasabi sa inyo. Ayan o, sandbar. Para siyang sa, saan ba kasi yung place na may sandbar din? So sobrang babaw lang talaga nung, ano yan. Yung babaw lang ng water dito. You can cross there. Charot. Pwede ba kayo pumunta doon sa island na yun? Kasi sobrang babaw ng water. Yun yung pinaka gusto ko dito. Kasi ang babaw, mababaw yung water. And then, malinaw yung water niya. Yeah. So, I think for me, ah, yung place na to, hindi pa masyadong napupuntahan ng tao. Kaya, hindi pa siya polluted lang. Though, compared before, kasi dati, pumupunta-punta na kami dito, dati wala masyadong resorts. Pero ngayon madami na. So kami, since taga dito naman kami sa Pangasinan Besh, ang ginawa namin, naghanap na lang kami ng place na pwede namin pagparkan ng sasakyan namin. Tapos yun. Free kukusay picking. Kukusay kasi yung tawag namin dun sa mga shells. So, yun. What can you say? About the place. I don't know. Why? Why? Speechless. 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 I am speechless. Ay, record mo muna yun. Una, syempre. So that's it guys for our Tondal Beach adventure. Just, hindi ako kayo naligo kasi ang dahilan lang namin para pumunta dito is kumuha ng shell at marami din silang nabili na mga isda. So, parang ang dami nilang nabili sa halagang 3,000 pesos lang. Sobrang mura. Kaya kung gusto nyong bumili at makamura na... Kung gusto nyong bumili ng isda at medyo mura-mura, mura-mura talaga eh. Punta kayo dito sa Tondol. Kasi may mga nag-aangkat ng... Angkat? Basta may pagilid na mga bangka na may mga dalang isda. So, tsaka malinis naman yung... In fairness naman, dito lang sa gilid, itong mga
seaweed something something na to. Pero dun sa bandaro naman, sobrang linaw nung tubig. Nakita nyo naman, di ba, sa whole video na ito. So that's it guys. Kung gusto nyo pumunta dito, siguro mga around 1 to 2 hours ang layo niya from Alaminos City. Alam nyo naman na siguro kung saan yung Alaminos City. Of course, home of 100 Island. So yun, I hope to see you next video. If you have any comments and suggestions, just leave it down the comment box. Of course, don't forget to click like, share, and subscribe. Bye! Bye na!